Gagawa tayo ng donuts in cup or messy donuts. Dalawang batter ang gagawin ko, waffle mix at cake mix. At para mas exciting, lalagyan natin ng flavor, ube at tsokolate. At syempre, gagawa tayo ng sauce. Gagawa tayo ng ube at caramel sauce. Para naman sa exact measurements ng ating mga sangkap, please check description box. Ayan, so unahin natin yung ating ube na sauce. So meron tayong evaporated milk. Kung yung ginawa ko sa ating messy pancakes ay ang liquid niya ay water, ito ay evaporated milk. Ayan. Ang ating cornstarch. Konting milk powder. Asukal. Konting asin. At maglagay tayo ng ube flavor. Ito ay Bakersfield. Nakapatay na muna ang apoy. I-mix na muna natin para matunaw yung ating cornstarch. Ayan, natunaw na ang ating cornstarch. So ngayon ay buksan na natin ang ating apoy. Ayan. And then lutuin na natin siya until maging thick ang ating mixture. So ayan, malapot na siya. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating margarine and yes, pwedeng gumamit ng butter. Tapos i-mix lang natin 'yan until matunaw yung ating margarine at palamigin natin siya. Okay, next na sauce na gagawin natin ay hindi ito yung tawag talaga, pero malapit siya sa dulce de leche na sauce, toffee sauce or caramel sauce. So meron tayong evaporated milk. Ayan. Cornstarch. Muscovado sugar. Ang ating milk powder. Konting asin. I-mix na muna natin para matunaw ang ating cornstarch. I know hindi ito yung traditional way sa paggawa ng caramel sauce or ng dulce de leche. Ito yung parang copycat. Madali lang kasi ito. Tapos, malinamnam din. And ang gamit ko pala, Muscovado sugar, ay eto na brand. Ayan. So, marami ito sa grocery or sa supermarket. Huwag kayong mag-alala. And pwedeng gumamit ng ibang brand. Meron nga mas darker nito. Mas gusto ko yung darker nito dahil maganda yung kulay. So, ayan. Natunaw na yung ating cornstarch. Ngayon ay buksan na natin ang apoy at lutuin natin until maging thick ang kanyang texture. Ayan, malapot na siya. So ngayon ay maglagay tayo ng ating margarine at konting vanilla essence. Tapos imixan natin until matunaw ang ating margarine. And then palamigin natin siya. And okay, sa lapot, pwede hindi ganito kalapot ha. Pwede naman na medyo runny yung kanyang consistency kasi sauce naman siya. Okay, so unahin natin ang ating ube na waffle batter. So meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, asin, evaporated milk, cooking oil or pwedeng gumamit ng melted na margarine or butter. Itlog. At maglagay tayo ng konting ube flavor. Tapos i-mix natin na mabuti. Ayan, na-mix natin na mabuti. And oh nga pala, kung feeling mo sobrang wet naman ng mixture, pwede mong dagdagan ng konting harina. Tapos kung sobrang dry naman yung mixture, pwede mo namang dagdagan ng konting gatas. So ngayon, ilagay natin siya dito sa ating squeeze bottle para mas madali yung pagsalang natin dun sa ating mini donut na maker. Ayan, ilagay ko na ang ating batter dito sa ating squeeze bottle. Ngayon naman ay mag-lightly grease tayo dito sa ating plate. So na-preheat ko na yung plate natin. Ayan. Tapos maglagay tayo ng mixture dito sa ating plate. Huwag nyo lang punuin ha. Huwag nyo lang palampasin dun sa gitna.
Ayan. Okay. Tapos, close natin at lutuin natin siya ng mga 2 to 3 minutes. I-check natin. Ayan. Kung brown na yung bottom, ay baliktarin natin siya. Ayan, brown na. So, baliktarin natin. Tapos, lutuin pa natin yung bottom until maging brown siya. And after mga 1 minute, i-check natin. Kung brown na yung bottom, luto na siya. And yes, brown na siya. So, hanguin na natin sila. And then, mag-grease tayo ulit. And magsalang tayo. Ngayon naman, ang gawin natin ay 2-tone na mini donuts. Ang gagamitin ko na batter ay cake batter para ma-form natin or ma-achieve natin yung 2-tone na kulay ng donut. So, meron tayong all-purpose flour, pwedeng gumamit ng cake flour, baking powder, baking soda, asukal, konting asin, mix natin. Evaporated milk, cooking oil, and yes, pwedeng gumamit na butter or margarine. Itlog, konting white vinegar, tapos i-mix natin na mabuti. Yes, ang cake batter na mixture natin ay makapal kaysa dun sa ating waffle na mixture. Ayan, na-mix na natin siya. So, ngayon ay ilagay na natin sa ating pastry bag and pwede sa squeeze bottle. Tapos, mag-mix pa tayo para sa ating chocolate na flavor. Ayan, para sa chocolate flavor natin na cake batter ay same lang. Maglalagay lang tayo ng cocoa powder. So, meron tayong all-purpose flour, baking powder, baking soda, ang ating cocoa powder, white sugar, konting asin. Mix natin yan. Tapos, paglagay tayo ng evaporated milk, cooking oil, itlog, at konting white vinegar. Tapos, mix natin yan ng mabuti. Ayan, so mag-lightly grease tayo ng ating plate. And then, maglagay na tayo ng cake batter sa ating plate. Pero kalahati lang ng bilog ang lalagyan natin. Dahil yung kalahati, lalagyan natin ng chocolate flavor natin na cake batter. Ayan. Yung chocolate flavor natin. Takpan at lutuin natin for 3 to 4 minutes. Ayan, buksan na natin. Ayan. So, kung hindi pa brown yung top part, ay pwede mong lutuin pa ng mga few seconds or until maging brown siya. And oo nga pala, kung masyadong runny yung ating batter, ay pwede kang magdagdag ng harina. And ayan, eto ang gagamitin kong container. Eto ay 22 ounce, pero pwedeng gumamit ng mas maliit. And kung ayaw nyo na ganito yung tipo nyong packaging, pwede naman kahit ano, pwedeng box or yung mga clear packs. So ayan, maglagay tayo dito ng ating mini donuts. Para naman sa sauce natin or sa ating dip, ilalagay natin siya dito sa ating lid. Ito ay dome na lid. So, ito ay may parang dito mo itutusok yung kanyang straw. Para naman hindi siya bumigay, ay lalagyan natin siya ng tape. Kung gusto nyo, pwede din yung ano, yung half dome na lid. Yun, walang butas yun. So, ngayon ay maglagay na tayo ng ating sauce dito. Ayan. Tapos, i-cover natin siya ng cling wrap.
Of course, kung ayaw nyo na ganitong style, pwede naman na diretso na yung sauce dito sa ating cup. Ayan siya. So ngayon ay itakit na natin siya dito sa cup. And ayan, eto na siya. At eto naman ang two-tone natin na mini donuts. So same, mag-assemble tayo. Next naman ay eto yung ating caramel sauce. Ilagay na natin dito. And then, itakit natin. At ayan na siya. At ayan, eto na ang ating donuts in cup or messy donuts. Ayan, so tikman na natin. Unahin natin yung ating ube. Ayan, buksan natin yan. Tapos, ipil mo lang yung ating cling wrap. Ayan. Kung meron kang ibang naisipan na takip, pwede naman. Ito lang kasi yung parang madaling bilhin. And again, kung gusto mo naman and gusto ng customer na direct na yung sauce, okay lang din. So sa pagkain ito, syempre magpabaon ka ng tinidor. Tapos, pwedeng kuha ka ng donut mo tapos dip mo sa sauce. Or, pwedeng ibuhos mo dito lahat. So ang gawin ko na lang, kuha na ako tapos dip natin. Ayan. Wow. Oh my God, ang daming sauce. Okay, ayan, tikman na natin. Oh my God, ang sarap ng sauce natin. Walang halong sauce. Malinamnam siya. Ang sarap. Ang sarap talaga niya. Sana masubukan nyo. Eto, tinikman ko na walang sauce. Okay naman siya. Malalasahan mo yung ano, yung ube. Okay siya. Pero mas okay talaga na may sauce. And sana magawa nyo to. Huwag lang kayong, baka excited kayo maglagay ng maraming ube flavor. Huwag masyadong marami. Dahil papait yung ating sauce. So, ano lang, control ka lang sa paglagay ng ube sauce. Dahil baka ang isipin nyo, mas maraming ube flavor, mas masarap siya. Hindi po, mag-iiba po yung lasa dahil papait po siya. So, control lang din tayo. And sa magtatanong kung ilan yung laman ng isang 22 ounce na cup, binilang ko 20 ang nailagay ko. Pero kung gusto nyo talaga na pantay ba yung bigat, pwede nyong timbangin. Dito naman sa two-tone natin, binilang ko, ang ilagay ko ay nasa 15. Kasi ito ay medyo mas malaki, makapal siya compare dito sa ating waffle na batter. So, tikman natin. Ayan. Kuha tayo. Okay, dip natin. Ayan siya, na-coat talaga. Yung sauce natin, di ba sabi ko parang copycat ng dulce de leche, toffee, or caramel. Pero yung lasa niya, malapit talaga sa caramel. Nasa light side siya, ganun. Wow. Okay, baka may magtanong din na ano yung texture ng ating two-tone at ng ating waffle na mix. Ito yung cake natin na mix. Ito naman yung waffle mix natin. Etong waffle mix natin, mas malambot siya. Ito naman cake mix natin, nasa ano siya, parang makapal yung or dense yung dating niya. Parang full na full, ganun. Pero yeah. Ang sarap. Same. Kung gusto mo naman ang sauce ay chocolate, i-copy nyo lang or gawin nyo yung ginawa natin sa messy pancake na sauce na chocolate. Ang ginawa ko lang doon is water yung liquid ko. Pwede ang gawin nyo ay evaporated milk para same dito. Yun lang naman yung babaguhin mo. Tapos, bali, yung milk powder mo, syempre, konti na din. Kasi nga, evaporated milk yung gamit. So, pwede mong gawin yung milk powder 2 tablespoon or 1/3.
kung gusto niyo naman na ibang flavor ng mini donuts like strawberry or ano ba, blueberry, lahat chocolate, hindi two-tone, pwede din na Oreo flavor. So yung mini donuts talaga, pwede kang mag-experiment sa kanyang batter, sa kanyang sauce. Nai-inlove ako sa mini donuts kasi maganda tignan, tapos masarap, at ang dami mo nga pwedeng gawin. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mong ibenta ng 150 pesos or higit pa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo.